Eh, paano pala? Itanan ko muna. Pag sinabi nila, edi nahuli ako. Naiiyak ako. Saan kaya ako makakahanap ng tulad mo? Para sa'yo, anong dapat ko piliin? This dude is out of control. Test of friendship and loyalty ang gagawin natin by pranking some of my friends. So, let's see their reactions and good luck na rin sa akin sana hindi ang mabuking agad. So, guys, ang prank naman natin kay June is hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi baka hindi ko nalaruin yung last playing year ko sa UAAP. Pero syempre, re-reveal pa rin naman natin na maglalaro. Okay, tawagan na natin siya. This trier call later daw. Ayun, ringing na guys. Go. Hey. Go, saan ka? Ha? Saan ka? Dito sa ano? Sa building ko. Bakit? Asan ka ba? Hindi, may mga ngamusta lang sana. Bakit eh? Eh, paano kaya ito? Kasi, di ba nga, last playing year ko dapat? Eh, nakaayos na kasi dapat yung schedule na after this year. Eh, hindi pa ako talaga makakapag ano, wala ako ibang magagawa, so dapat try ko muna yung ano, showbiz. Eh baka hindi ko malaro kapag ganito kasi may COVID nga. Oh, mahirap talaga yun. Naayaw mo na maglaro kasi gusto mo. Hindi naman sa ayaw, alam mo naman na gusto kong tapusin sa UP. Oo, syempre ganoon talaga. Oo. Paano ko sasabihin na coach busy na ako ng buong taon kasi nga dapat last year pa ako mag-U up. Tingin mo okay lang yung gagawin ko o dapat i-cancel ko pa rin lahat? Kaso pag kinancel ko kasi pa nakakayari naman, hindi naman ako ganun ka. Kasi mo, mahirap yun. At saka kasi hindi pa rin ako ganun ka ano talaga sa showbiz. Alam naman sabihin nila na kabago-bago. Oo nga, tama nga naman. Kung anong decision mo sa buhay, decision mo yan. Si Coach Bo, mahilig yan makinig. Kung anong sasabihin mo dyan, wala siya magagawa kasi... Oo nga naman, tama naman. Sa karir mo yan eh. Para sa'yo, anong dapat ko piliin? Magstay ako o... Kung ang ikakagaan sa loob mo, ikaka... Parang anong matutulong mo sa family mo? Mahirap ang desisyon yan karoon sa'yo. Pare, alam kong pareho, mahal mo yung dalawa eh. Ganda kaya tayo gaw ng ano, UP na cheer. Para mamiss ko lang. Okay ka, Frank. Ata ko eh. Ano go? Prangkata. Gago ka talaga siya. Miss lang kita eh. Sira ulo ka. Naita nyo naman na gaganyan-ganyan lang din yun si June. Pero ayaw niya lang mag-decision for me. Ang gusto niya is pag-usapan namin ng family ko and isipin ko ng maigi kung ano yung feel ko makakabuti rin sa akin. Nakakatuwa rin syempre na ganyan yung naisip ni June na in-explain niya how Coach Bo being a good listener talaga. And alam naman namin lahat yun na players niya. So yun lang. Hands down to kay June. Okay, but for the record, tatapusin ko yung commitment ko sa UP, tatapusin ko yung last year ko kasi sobrang mahal ko rin yung UP. Okay, so guys, ang tatawagan naman natin ngayon si Kiray. Tatry kong FaceTime si Kiray kasi para makita din natin yung reaction niya. Tapos ang prank natin sa kanya is, papatulong ako sa love life kasi naiinggit ako sa love life niya. Hello? Hello? Yes? Sino po to? Kayo po ang tumawag. Ito kayo? Gusto ko lang sana makausap si Kiray. Sorry, hindi niya na number. Ah, ganun po ba? Sorry.
Sige po. Kasi iba na yata yung number ni Kiray. So, try natin na FaceTime. SD sumasok. Hello. Thank you. Kiray! Ano? Wala kasing magawa eh, quarantine. Natutulog ka na ba? Sorry. Tapos, eh, magpapa-advise sana ako sa'yo. Naiingit kasi ako sa love life mo. Walang preno yung bibig mo, ano? Sorry pa, sumali yung bibig ko. Dude, madi, papaano sana ako sa'yo? Magpapareto sana ako sa'yo. Baka naman may mga kilala. Papareto, baka may kilala ka dyan. Alam, nakakaigit kasi yung ano mo, mga post mo. Ah, kanang. Tawang panahon. At saka, sa mga deserving. Sa mga deserving. Kung hindi pa dumarating sa'yo, isipin mo parang, hindi ko may mali sa akin. Isipin mo may mali sa'yo. Dahil seryoso yun, promise. Kung anong kaya mong ibigay, yun din yung mababalik sa'yo. Naiiyak ako, Fran? Oh? Pariyak ka talaga ba kasi wala akong ganun? Saan kaya ako makakahanap ng tulad mo? Sa kanal. Nagka. Hindi. Wala lang kasi talaga akong ano, mga mapag-tripan niyo. Eh, ikaw yung naisip kung pwedeng pag-tripan ko. Namimiss lang kita, hindi mo pwedeng mamiss kita. Oh, nakita mo naman yung ugali po ni Kiray, napakabait, 'di ba? Hindi, ganyan lang po talaga kami mag-usap. Nakita niyo naman yung love life niya, 'di ba? Sinabi niya nga maging honest ka. Kung ano yung kaya mong ibigay, dapat ma-feel mo na mas may kaya pa siyang ibigay para sa iyo. Syempre, higitan mo pa rin 'yon. Tapos na po yung kay Kiray natin, hanap na tayo ng next. Okay guys, ang tatawagin natin ngayon si Brent. Sasabihin ko na tatakas ako dito. Pupunta ako sa kanila, okay lang ba kung doon muna ako tumira? Hello? Hello? Saan? Sa bahay. Andyan sila, Tita Cindy. Oo, bakit? Hindi, kasi pauwi na kasi sila mami ng ano, Isabela. Pumunta na kami dito ng Manila. Mas pauwi sila sa ano, Wednesday. Oo, ano? Eh, nag-away kami. Kami ni Dad. Oo. Kasi nga sabi ko, oo, pwede ba yun? Diyan muna ako matulog. So, siguro mga 3-4 days ako dyan para sure. Pero may kasama ako. Sino? Sino kasama mo? Alam mo na yun, huwag ka naman lang magsasalita. Alam mo na yan. Dito mo kasama? Papayagan ka ng nanay ko. Eh di, iwalay na lang matulog. Ano? Iwalay na lang. Bala sa buhay mo? Pagdating dyan ako na mag-explain kay Tita Cindy, pero basta... Eh, yeah, bahala sa buhay mo. Teka lang. It's a prank. Ano? Bahala sa buhay mo. It's a prank. Guys, kita nyo naman yung kay Brenta. Unang sabi ko pa lang, eh, go na agad siya, as in pumayag na agad siya. Pero, nung nalaman niya na sinabi kong may sasama ako, sinabi niya agad na no or it's a prank or what. Kasi alam niya naman na hindi ko gagawin. Dahil nga, malinaw naman sa amin yung mga rules ng parents namin. Ngayon, tatawagin naman natin si Jorik, guys. Sasabihin ko sa kanya, ibubook ko siya ng ticket pa puntang Taiwan. Kasi may offer doon, mag-work lang. Sandali lang, ayusin lang, and then pagbalik dito, maayos yung contract. Uwi na ulit dito. Hindi ko maayos yung sa stream ko dito. Tanong ko lang muna yung ano mo. Passbook. Ay, passport number.
Passport number mo nga. Para saan? Bilis na. Pasahan mo na, gago. Personal details yun eh. Passport number lang. Bilis na, may inaan. May pinifill up lang ako. Punta kasi ako ng ano, Taiwan. Sama nga kita. Dahil? May ano nga, may nag-offer doon yung pinaka-boss nitong ano, kumausap sa amin. Ano nga yung trabaho ba yun? Ilan ba nila sa Charlie yan? Hindi, wag mo nga muna sasabihin. Hindi mo naman alam eh. Siyempre, ikaw. Close tayo, tapos... Ano? P1 919. Nakabala ko sa ganyan-ganyan mo, ha? Wag muna sasabihin, ha? Hindi alam rin nila, mami. To, pumunta kasi sila sa kabilang kondo. Wag mo papaalam to, pati kay Mark, ha? Si Mark minsan magsasabi talaga yun kay ano eh, Sir Cha, lalo na kay Sir Cha. Napagalitan ako nun. Pag sinabi ko agad, hindi ako pinayagan nun. Para namang iba to si Jorik. Sagot mo ako dito, ha? Eto, siguro naman, alam mo na to, may sasama ako, pero wag ka nang maingay dyan. Huwag na wala na akong trabaho, Richie, kung paala na. Natakot ako na, Sir Charlie. Kabado ka ata. Siyempre kabado ko, gago. Trabaho ko na kasalanan dito. Ito na, binubok ko na. Ikaw ko, pagka-demonyo ko, pagpagalitan ako mag-aano sasagot? Eh, di dalawa tayo mananagot. Sabihin mo na, ipaalam mo na. Sabihin mo, trabaho naman yan. It's my side. Total, prank lang naman to. Eh, okay na rin. Best, mahal na mahal talaga kita. Nakikita ko yung pagmamahal mo sa akin at iti-cherish ko yan habang buhay. Baka sabihin pa, pagkapanood pa nila yan. Yung sir, sabihin, ah, support si Jorik Erichi. So, makikita nyo naman na kahit ganyan talaga siya, alam nyong susuportahan ka talaga niya kahit anong mangyari. Pero, syempre, ando dun pa rin yung pagiging kuya niya. Yung pagiging road manager, ando dun pa rin yung iniisip niya pa rin yung kapakanan namin, di ba? Nothing really personal. So, yun, sorry syempre na naging part kayo nung prank, pero kaya naman kayo yung napili ko rin kasi alam kong yung reactions nyo and yung personality nyo eh talagang buo na makikita kong ando dun yung care nyo para sa akin and syempre para rin sa friendship natin. There you have it, squad. I hope napatawa ko kayo and may natutunan kayong lesson kahit papaano. Always remember to not forget to find happiness. Itawa lang natin lahat ng problema. Till our next time out.